A vital reminder from Energy FM. A vital reminder from Lindsay, mahal ko. Gusto mo yun? A vital reminder, mahal ko. Mag-check na ng oras mo. Gusto mo yun? Isang minuto makalipas po ang alas 2:01 on the clock. Oras na yun natin po sa atin ng Rhea Generics. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maasahan mo. Dito na tayo sa tunay, natural at original. MX3. Mestiza Soap. Achieved and healthy, glowing skin with Mestiza. San Remo Pasta. We're family. Home Credit. Rhea Vitamins. Rhea, basta kalusugan, maasahan mo. And Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Boss! Uy! Magandang araw po! Ano pong favorite ninyong pakinggan na radio station? Ha? Radio station? Yung ano? Yung sikat? Ah, yun pong... Hindi. Yung pinakasikat. Ah, yun pong Energy FM. Yun! Nadali mo! Yan ang famous FM radio station. Mapa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Yan ang pinakasikat. Oh! Alam na ha, ang pinakasikat na FM. Energy FM. Oh, wow! Famous! Classic talaga. Hi, Bangga! Hi, Bangga! Oh, ang may sabihin, Radyo! Sabihin mo! Energy! Energy! Woo! Oon! Ang simple lang sa isang pihit, sumasayang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay o kisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, basta masigip. Palagay internet, blasa, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Bagong sabihin radyo, sabihin mo, 106.7. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Hi, Bangga! Energy! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Sige na, tabi tayo. Sige na nga! Oh, Lindsay! Tabi lang, ha? Oh, Lindsay! Eto, ah? Katabi mo na. Hi, Bangga! Mahal ko! Ang bilis ng panahon, no? In fairness naman, totoo naman talaga. Ang bilis naman talaga ng panahon. Dati, cut-shot mo lang siya. Tapos ngayon, hindi na. Hindi mo na siya ka-chat. Oh, bilis-bilis talaga ng panahon, no? In fairness naman. Ewan ko ba, ba't parang ang bilis-bilis din magbago ng mga tao ngayon? Oo, minsan ang sweet-sweet nila. Tapos minsan naman parang ayaw kanilang mawala sa buhay nila. Pero bigla-biglaan naman. Biglang parang iba na agad yung ka-chat niya. Diba? Parang iba na agad yung mga nagpapasaya sa buhay niya. Oo. Parang bigla ka nalang na-dead, ma. Diba? Na-experience mo na ba yung ganyang moment? Ay, nakakajirit siyang ganyan. Anong nangyari sa ating dalawa? Parang ganun eh, di ba? Parang ganun ang keme natin sa buhay. But anyways, mahal ko, welcome to Lihim ng Liham. Kumusta ka naman dyan? Sabi nga ng mga kabataan ngayon, usta ka naman dyan. Sana okay ka lang. Sana hindi ka sinasaktan ng ulo ngayon tulad ko na parang tumitibok-tibok yung puso ko. Hindi, yung ulo ko pala, hindi yung puso ko. Ano ba? Parang tumitibok yung ano ko, yung ulo ko. Seryoso, hindi ako nagbibiro, no? Bakit kaya ganun? Ano kayang meron? Kanina naman wala. Nung kumakain ako ng manok ko, tsaka ano, naglolokohan kami ni Rico Baby at tsaka ni Amit doon sa likod. Kanina naman wala. Very normal naman kanina. Pero ngayon, ewan ko kung bakit parang tumitibok yung ulo ko. Oo. Buti na lang, may pinadala sa akin yung Team Lindsay, in all fairness naman. Ang sarap makaganda ng umaga nito. Sabi dito, DJ Lindsay, paki-thank you naman po sa lahat po ng mga tumulong para magpagawa ng t-shirts. Maraming salamat po sa inyong lahat, ha.
Alam nyo itong mga to. Talagang may puwang sa puso ko itong mga to. Team Lindsay, si Raul Batas, si Alfie, si Harvey May, and thank you rin po sa pag-sponsor ng t-shirt, si Ate Ophel, at saka si Ate Merlene. Kamusta naman po kayong lahat dyan? Again, maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. At saka yung lagi kong kachat, si Josa at saka si MJ. Hello naman sa inyo. Masa naman kayo mga ate. Sana masaya kayo sa buhay ninyo, ha? Oo, yung mukha ko nasa t-shirt, in all fairness naman, kayo na talaga. Tapos, mahal ko, baka po nagkakalimutan po tayo. Ito po ang programa, mahal ko, na lihim ng liham, ha? Lihim, lihim ng liham. Ang programang, alam niyo na, sabay-sabay po tayong lahat, ang programang sumasawsaw sa buhay ng may buhay. Sasawsaw tayo ngayon sa buhay ng ating Lenster, a letter sender na nag-send in po ng kanyang story sa lihim ng liham 1067 at yahoo.com. Again, mahal ko, lihim ng liham 1067 at yahoo.com. Lihim, lihim ng liham. Eto ha, tingin muna tayo dun sa ating Facebook page sa Energy FM. O pagpasensyahan nyo na medyo loading po tayo ngayong araw na ito. Oh, hindi naman ganito pala. Babati muna ako mula po sa Facebook Live, facebook.com/energyfm1067. Hello po sa mga nandyan, yung always present po lahat. O, ano mga pangga po natin, si Robicel, sino pa ba to? Si Leilani, si Bella, sausaw na, sausaw talaga. Si Jonathan Mara, grabe naman po DJ Lindsay, pa-shoutout man po sa kamasa ko ngayon na may ingay po Ate Lindsay. Oo, ang sabi po dito, sina Saddam, Jesse at kay Kuya Ivan, pa-shoutout na rin po yung BFF ko na si Belly Joe, si Riola, salamat po. Ganun din, hello naman po DJ Lindsay, kay John Dimapilis, si Jana San Pedro, at saka si Colleen Lalaine. Magandang hapon po sa inyo dyan. Bagong pangalan yan na, Colleen na Lalaine pa. Hello naman din po sa lahat po ng mga naka-floral ngayong araw na ito. Pareho po tayo. Kung makikita nyo po ha, if you'll observe and if you'll notice, mahal ko Nax naman. Gusto mo ba yan? Nakabulaklaka na naman po ako. Para po akong isang hardin ngayong pong araw na ito, mahal ko. Dalagang-dalaga. Naka-floral po ako ngayong araw na ito. Silipin mo ako dali. facebook.com/energyfm1067 because it's lihim ng liham time na. And Lindsay, live the live offshore Brunei. Pa-shoutout naman po, Tropa SETEX IRT. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo na talaga. Oo, ha? Halika na nga, tayo po ay magkwentuhan na. Idatawid po natin ang araw na ito kahit po medyo tumitibok yung ulo ko. Oo, itong part na to. Parang kailangan ko nang may hahagod sa akin ngayong araw na ito. Grabe. Halika na! Makisaw-saw na po tayo, makipagkwentuhan na po tayo sa ating pong pangga. Ngayong pong hapon na ito, again, this is Lihim ng Liham. If ever you have stories to share with us dito po sa ating programa, please send them over to lihimnangliham1067@yahoo.com. Again, mahal ko, lihimnangliham1067@yahoo.com. Aras natin sa Bungaplongan. Check your time, 10 minutes after 2. Metro at Mega Manila, 2:10 on the clock. Tayo pa rin po ang number 1. 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Lihim, lihim ng liham, ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit. Suyag na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to lihim, lihim ng liham, ng liham. Cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Kong Lindsay.
Magandang hapon po. Lagi po akong nakikinig sa inyo. At Lindsay, hindi ko po akalain na susulat din po ako sa inyo. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Summer. Lindsay, isa po akong single mother. I have 2 kids. At katulong po ang aking nanay, napalaki ko po silang dalawa ng maayos. Hindi po ako nakagraduate ng college kasi maaga po akong nabuntis. Nagkalabuan po kami ng tatay ng mga anak ko. Siguro dahil na rin sa mga bata pa kami noon. So I decided na bumalik sa pag-aaral at mag-working student nung medyo malaki na po ang mga anak ko. 4 years old po noon ang panganay ko. Nagtrabaho po ako noon sa isang fast food restaurant. At doon ko po nakilala si Reese. Manager ko po siya. Nung una, Lindsay, hindi ko po talaga gusto ang kayabangan niya. Palagi niyang pinagyayabang na ang dami-daming nagkakagusto sa kanya. Marami daw siyang girlfriends. Alam naman naming lahat na meron siyang asawa. So sa isip-isip ko, isang araw makakarma ka din sa mga ginagawa mo. Isang gabi, Lindsay, pareho po kaming nasa closing. Cashier po ako noon. Kaya kailangan ko pong mag-endorse sa kanya. Closing procedure po namin yon at sa office po niya yon ginagawa. Hindi po namin namalayan na nagkakamustahan na kami at nagkikwentuhan na tungkol sa buhay-buhay. I have learned na mabait naman pala si Sir Reese. Na even though kahit puno siya ng kayabangan sa katawan, meron naman pala siyang ipagyayabang. Kasi sa totoo lang, matalino siyang lalaki. To make the long story short, naging magkaibigan kami ni Sir Reese. Almost best friend na nga sa trabaho. One time, Lindsay, naikwento niya sa akin yung problema nilang mag-asawa. Selosa, palaaway, mabunganga. Tipikal na naririnig mo sa mga lalaking may asawa na gustong makahits sa mga babae. Nakala niya siguro tatablan ako. Pero bilang kaibigan, sinabihan ko na lang siya na huwag mo kasing bigyan ng dahilan para magselos at awayin ka. Ang sabi niya sa akin, hindi naman eh. Wala naman minsan ang dahilan. Paano ka ba naman kasi? Ang dami mo kasing chicks eh. Natawa na lang siya sa sagot ko, Lindsay. At ang sabi niya sa akin, wala akong chicks. Ikaw pa lang sana kung payag ka. Kung gusto mo. Thank you.
Hindi ko alam kung anong isasagot sa kanya nung time na yun. Pero ang sabi ko, sorry, pero hindi ako interesado. Hindi love life ang priority ko. Sabay tawa ko ng malakas. Totoo naman talaga, Lindsay, eh. Wala sa isip ko ang love life. Dumaan ang buwan at natapos ang 6 months na kontrata ko sa trabaho. So naghanap na naman ako ng bago, pero hindi pa rin nawala yung communication namin ni Sir Reese. Lagi pa rin kaming nagte-text at nagkakamustahan. One time, Lindsay, dumaan ako sa dati kong trabaho, doon sa fast food restaurant, para mag-take out para sa mga anak ko. At syempre, para makita na rin yung mga dati kong kaibigan doon. Alam mo, Lindsay, pagpunta ko doon, hindi ako iniwan ni Sir Reese the whole time. Ang sabi niya pa sa akin, hintayin ko na raw siya at hihahatid niya ako pauwi. So para makatipid, dahil gabi na rin noon, aarkila pa ako ng tricycle. Eh di umuo na lang ako. Nagpahatid ako kay Sir Reese, Lindsay. Tapos pagdating namin sa bahay, nagkwentuhan muna kami bago ko siya tinaboy. Tinanong niya ako kung pwede daw ba siyang bumalik bukas. Sabi ko naman, okay lang. Basta ba magdala ka ng merienda? Hindi ko alam, Lindsay, pero iba yung naramdaman ko nung gabing yun. Parang bumilis yung tibok ng puso ko. Pero ang sa isip ko, Lindsay, alam ko naman eh. Mali. Maling-mali yung nararamdaman ko. Dapat tigilan ko na to habang maaga pa. Habang hindi pa malala. Isang tanong, isang sagot, wala na nga ikot-ikot. Gusto ko lang iwanagin. Ako ba'y mahal mo rin? Nakita ko sa kilos mo na may tibok ng puso. Hindi na siya bumalik nung sumunod na araw. Inayaan ko lang. After ilang days, nakita ko siya sa loob ng fast food.
Masaya silang kumakain ng pamilya niya. At buntis pala ang asawa niya. Hindi ko alam yun, ha? Hindi naman niya naikwento sa akin. Doon ako nag-decide na iwasan siya ng tuluyan. Ayokong makasira ng pamilya. At kaya ko bang i-control yung feelings ko para sa kanya? Yan na nga ang ginawa ko. Lumipas ang 2 taon. Natapos na po ako sa pag-aaral ko. At nagtrabaho na ako noon bilang assistant manager sa isang photo shop sa mall. Aksidente ko siyang nakasalubong sa loob ng mall. Kasama yung asawa niya. Nag-hi siya sa akin at nag-hi din ako sa kanya. Sabi ko, "Uy, sir! Kamusta na?" Eto, mabuti naman. Naaalala mo nung sinabi mo na magnininang ka sa anak ko? Bawal daw tanggihan yon, kaya invite sana kita sa Sunday. Isa ka sa mga ninang, ha? Akala ko pa naman nakalimutan na yon ni sir. Hindi pa pala. Pero akala ko nakalimutan ko na yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero bakit parang nandun pa rin? Bakit parang hindi nawawala? Hindi ko na alam, pero hindi ko na mapigilan yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin at pumunta ako doon sa binyag. Masaya na akong nakikitang masaya siya. Wala akong balak na manira ng pamilya, Lindsay. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, mamahalin ko na lang siya mula sa malayo. Lumipas ang 1 taon, hindi ko alam kung nagkataon lang ba na nagkasalubong na naman kami sa mall kung saan ako nagtatrabaho. O baka naman talagang sinadya niya ako doon. Gusto raw niya ng taong makakausap niya. Yung taong hindi siya huhusgahan at kakausapin siya bilang kaibigan. Pakiramdam ko noon malaki yung problema ni Sir Reese. Kaya naman sinamahan ko siya. Lindsay, nag-inuman kami sa bar na malapit sa mall. Kinuwento niya sa akin kung gaano na naging toxic yung relationship nila ng asawa niya. Hindi na raw talaga sila magkasundo at hindi na kayang ayusin pa. Nagkaroon pa sila ng 1 anak at 6 na buwan pa lamang ang bunso niya nung napagkasundoan nila na maghiwalay na lang. Tinanong ko siya kung naging mabuti ba siyang asawa. Pero ang sabi niya sa akin, kung ang tanong mo kung nagkaroon ba ako ng mga girlfriends? Wala. Binasted mo ko noon, remember?
ako sa sinabi ni Sir. Pero hindi ko rin napigilan yung sarili ko na magbiro. Ang sabi ko sa kanya, paano kita babaste din? Eh hindi ka naman nanligaw sa akin. Sabay tawa ko ng malakas. Tapos bigla siyang nagseryoso ng tono. Ang sabi niya sa akin, alam mo, eto seryosohan lang ah. Kung magiging tayo ngayon, araw-araw kitang liligawan. Lindsay, alam mo, yung puso ko noon, biglang tumigil yata sa pagtibok. Alam ko naman na mayroong mali. Pero bakit parang natuwa ako sa sinabi niya? Dahil alam kong lasing na kami parehas, sinagot ko siya ng, oo na, sige na, tayo na. At doon na nga nagsimula ang lahat. Dumaan ang buwan na masaya lamang kami. Pero isang araw, hindi ko inaasahan na lahat ng saya eh mapapawi rin. Lindsay, hindi ko inaasahan na isang beses susugod yung asawa niya sa bahay namin at nag-eskandalo siya. Pinagsisigawan niya sa lahat, nakabit daw ako ng asawa niya. Wala naman akong kaalam-alam na hindi pa pala sila nag-uusap ng maayos. Nagkakalabuan pa lang pala sila. Kaya naman sobra akong nasaktan. Kasi Lindsay, narinig ng mga anak ko lahat ng sinabi ng asawa niya. Ang sabi ko doon sa misis ni Reese, umuwi na siya at mag-usap silang mag-asawa. Wala naman akong alam na sinusubukan pa pala nilang ayusin yung pamilya nila. Hiyang-hiya ako sa mga anak ko, Lindsay. Kaya tinawagan ko agad si Reese nung oras na yon. Agad ko siyang hiniwalayan. Hindi na ako humingi ng explanations kasi wala namang tamang rason sa ginawa niya. Ginawa niya akong kabit. Makalipas ang 3 buwan, pumunta siya sa bahay. Nagmamakaawa siya sa akin. Mahal na mahal daw niya ako. At kaya raw siya natagalan bumalik ay dahil sa inayos niya pa ang lahat bago siya magpakita sa akin. Dahil alam ko naman sa sarili ko na mahal ko rin si Reese. Eh tinanggap ko pa rin siya. Kahit na iskandalo na ako. Kahit narinig na ng mga anak ko ang lahat. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sariyang nakapang taga. Ang bawat sandali
lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Ganyan nais ko'y ikaw ang laging yakap-yakap, yakap na sana'y walang wakas. Sana'y laging ako ang iniisip mo sa maghapon at sa magdamag. Lindsay, sa ngayon po, 6 na taon na kami ni Reese. 6 years. Yung ex-wife niya, may iba nang kinakasama. At meron ng 2 anak sa iba. Lindsay, hindi pa sila annulled. Kaya kabit pa rin ako sa mata ng batas. Nangako siya na aayusin niya ang annulment niya once na nakapag-ipon na siya. Ang sabi ko, maghihintay ako. Kinuha niya lahat ng mga anak niya. At sa ngayon, nasa nanay at tatay niya ang mga bata. Sa ngayon, Lindsay, pareho kaming nasa Dubai. Magto-2 years na kami dito. Pero malayo ang lugar namin sa isa't isa. Kaya once a month lang kami kung magkita. Pero lagi kaming nagtatawagan. At ngayong araw na to, July 6. 6th anniversary na namin. Lindsay, akala ko masaya na ako sa ganitong setup. Asawa ko ang tawagan namin ni Reese. Kahit hindi pa naman kami kasal. Akala ko kontento na ako sa kung anong kaya niyang ibigay sa akin. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, kaya kong punuan lahat ng kulang. Pero ngayon kasi, hindi ko mapigilan na itanong sa sarili ko kung masaya pa ba ako? Alam kong hindi siya showy na tao. Minsan lang magbigay ng mga regalo, minsan lang mag-surprise. Kaya usually, Lindsay, ako yung gumagawa ng mga ganon. Pero bakit ganun? Ngayon, naghahanap ako ng something more sa relasyon namin ni Reese. Gusto kong maramdaman mula sa kanya na nag-e-effort siya para sa akin. Gusto kong maramdaman na special ako. Gusto ko, ako naman. Bakit parang napapagod?
napapagod na akong ipakita yung pagmamahal ko para sa kanya. Napagod na ba ako? O naubos na? Totoo po bang dumarating tayo sa point na na-fall out of love tayo sa mga taong minamahal natin? Hindi ko alam kung paano nangyari, pero pagkagising ko na lang, kaninang umaga lang actually, hindi ko maramdaman na masaya pa ako. Natatakot ako na sabihin to sa kanya. Natatakot ako na baka hindi niya maintindihan yung nararamdaman ko. Alam mo, minsan nga iniisip ko, sana meron na lang akong third party. Sana may iba na lang ako. Para mas madali sanang sabihin na ayoko na, tapos na tayo. Kaya nga po ako sumulat sa inyo. Sana mapaliwanagan niyo ako sa nararamdaman ko ngayon, Lindsay. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin. Dapat kong maramdaman. Maraming salamat sa pakikinig. And God bless you all. Sana ulit muli ang mga oras natin nakaraan. Bakit nagkaganito? Ngayon, tanging wala na.